because that really offensive. Kasi, and at the same time, yung ginawa din ni Tito Cesar sa kami ni Helen. Anong take away? Siyempre, hindi mo dyan. Dahil ayokong sumali. Dahil nasa ibang istasyon din sila. Masyadong malakit ang issue. This is also why, even if halimbawa, pinag-usapan niya ngayon, or TVJ, for example, right? Yung mag-ibang, hindi namin mapakalanan. Kasi siyempre, pinag-uusapan din namin at yung repercussions of naming names. Minsan pinag-uusapan talaga namin, binabanggit talaga namin. Halimbawa, yung sinabi niyang artista na sobrang bad breath, eh give up yung leading lady, iniwanan, di ba? Hindi natin pinangalanan. Kasi nag-react yung lalaki. Alam niya kung sino siya eh. Nahulaan ka dito eh. Nahulaan niyo na rin kung sino. Anong initials? Ano? Close to her, ayaw sa ayaw niya. Basta may letter A sa pangalan ng apelido, di ba? Ayaw, kita niya na, alam niya na. So, confirmed nga. Ay, sino pa alam kung sino yun, malay niyo, di ba? So, but anyway, that's why we're careful. Now, regarding yung kay Ayon and kay Vice, tinatanong ko sila kanina, o nga pala, sabi ko sa kanilang ganon, issue ba yun? So, meron silang mga sagot. Kasi ako hindi ko napanood eh. Hindi ko napanood. Pero, hindi ko napapangalanan, yung iba sa kanila, sabi na wala naman talagang issue, sabi nilang iba. Ay, kaya lang sabi nila may mga bata, sabi ganon. At saka may ano, comment ba? Parang may mga comment. There was nothing wrong with the app. It was the comments made after. Sabi, gano'n. May mga gano'ng klaseng mga opinion. Ako, honestly, I don't have an opinion because I didn't see. What about yung kay Tito Sef at kay Miss Helen na magkakalaman? Dahil alam mo, sobra akong busy. Hindi ko nga magkupit yung buko ko. Eh, huwag niya akong makapanood ng TV. Dito ba yan, ha? Wala. Halos hindi ko na matasok kaya ng buko ko. Ang ganda, ha? I woke up like this. And look, I'm sorry. Di ba, Leia, mas masaya ngayon, ano? Yes. Kasi dati, at ang mga namatay ngayong araw na ito sa pagkakaya, ano? Hindi ko na lang nangyayon. Sala! Sala yung boses ko. Puro trahedya. Tapos galing pa sa'yo ang lahat ng politiko. Tama na yan. Kaya nalakay GTA, anong stand mo doon? Ayan, gusto ko. Ayan, bago ka makipag-date tonight. Basta ako, napanood ko yung clip. I saw it online and I really didn't see anything wrong with it. Tapos yung pinag side by side, dun nga sa sinasabi mo, the one of Tita San and Miss Helen. Para sa akin, both couples are married. So I think they should be also held at the same standard. Because yeah, principally, they're both married. Parang hindi ko kasi nakikita, hindi ko na-distinguish yung isang couple from the other. Para sa akin, pareho silang kasal. And that is what I think about it. I didn't see anything wrong with either. Pero napanood mo? I saw a clip. It was very niche. I wouldn't say harmless, but akala ko ma-offend ako or kasi may hindi lang, so wala lang sa itsura, pero medyo conservative din ako. Ay! Sama na ba? I'm very family-oriented. It's traditional yung mga family beliefs ko. So when I saw both clips, hindi ako na-offend in any way. So parang ano, no, double standard pa rin talaga. That's what I was saying earlier. In terms of being married. In terms of being married, there really is a double standard. And I think we're still a long way from finding the same perception of the same kind of marriage. Kasi para sa akin, halimbawa, kahit na cisgender couple or homosexual couple, ano siya, pareho lang siya sa akin. Kasi ang basis naman ng lahat ng yan is love. They love each other, and sometimes when you love each other and you're a couple and you have a show together, the love will come out. Mag-manifest talaga yung love niya sa isa't isa. And it can be in a playful way, or it can be in a pity way sometimes, kasi ganoon naman ang dynamic ng mga mag-asawa. Diba? Lalo na kung komedyante, kaya talagang medyo may kapilyuhan or kapilyahan sometimes. But that's not far from any dynamic of any married couple. Okay. Thank you. Salamat.